Sabi rito mga kababayan sa balita, holiday for Marcos Sr.'s birthday sets bad example. What? Birthday kasi ngayon mga kababayan ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos at yung ating Pangulong Bongbong, siyempre tatay niya yon, gusto niyang i-honor sa pamamagitan ng paglabas ng proclamation making his father's birthday holiday doon po sa Ilocos Norte. Ano masama doon, mga kababayan? And because of that, holiday sa kanila bukas kasi Sunday ngayon. Di yung September 12, ginawa nilang holiday para i-celebrate at to give respect to the former president. Galit po yung mga anti-Marcos. Sabi ni Director Joey Lamangan, para nga anya tayo mga ingot. What? Kayo lang yung ingot. Bakit? Galit kayo sa leader ng ating bansa na nag-ayos ng Pilipinas. At yung mga napakaraming bagay, mga infrastructure, mga public works projects na in-implement ni Apo Lakay, hanggang ngayon pinapakinabangan ninyo. Yung mga kalsada, di ba? Yung mga kalsada sa buong Pilipinas. Ayun. Si Marcos yung nagpagawa. Yung mga eskwilahan, mga universities, state colleges and universities, mga national high schools, mga planta ng kuryente, na hanggang ngayon, yun na nagpapailaw sa bahay mo, Direktor Lamangan. Anong pinagawa ng inyong idol na si Ninoy at saka ni Kurikong, pati ni Panot? Ano pinagawa? Pero pag birthday ni Ninoy tapos ni Kuri, celebrate kayo. Buong Pilipinas, holiday. What? Masyado kayo, Director Bayas, kaya nalaos tuloy kayo. Yung mga pelikula mo, ayaw nang panoorin ng mga mamamayan Filipino. Gumawa ka ng ano, kasi gagawa ulit si Daryl Yap. Lalabas siguro next year. Mga January or February siguro. Yung, ano yung titulo noon? Martyr or Murderer. Na makakadalawa na si Daryl Yap. Ikaw, wala ka pa. Yung kapitapitagan ninyong pelikulang Katips, wala. Biglang nag-disappear na lang sa mga sinehan. Habang yung Made in Malacanang Direktor Lamangan ni Daryl Yap, mag-1 billion na yung ano? Mag-1 billion na po yung ano, yung ticket sales. Number 3 blockbuster sa Pilipinas of all time. Sabi rito, para tayo mga ingot. This was how Director Joey Lamangan described the declaration of a holiday in Ilocos Norte to mark the birth anniversary of former President Ferdinand Marcos Sr. As he argued that the late dictator is not one to emulate. What? Sino yung i-emulate? Yung si Ninoy? Yung hero ninyo na si Ninoy? Wag na lang po, siya yung dahilan ng martial law, si Ninoy. Nanggulo sila, kasama yung mga kasapakat niya na kalaban ng gobyerno. Yun ang hero ninyo. At yung asawa niya, si Kurikong, nang over as president, nakalimutan na ninyo yung Mindula Massacre. Yung hacienda, Luisita, nakalimutan na ninyo. And you accuse,
Mr. Marcos, na mamamatay tao, sabi rito, paano niya i-emulate yung dictator? The dictator is not one to emulate. What? Si Marcos po, nang talsikin ng mga kaalyado ninyo, bloodless. Bloodless, it's a bloodless. Kayo mismo, yung mismong opposition ang nagsabi, bloodless revolution. Napakalinaw. Walang, walang namatay na tao. Si Coricong, nag-protest yung mga farmers. Ang resulta po, Mindiola Massacre. Sino ngayon ang mamamatay tao? Ayan ang tanong ko sa iyo, Direktor. Lamangan. You see? The Palace, sabi rito, mga kababayan, sa balita, through Proclamation No. 53, declared September 12, a special non-working holiday in the province to mark the Elder Marcos' birthday on the 11th, a Sunday. Ngayon po ang birthday ni Apo Lakay. Hello, Apo Lakay! Tuwang-tuwa ngayon siguro si Apo Lakay. Bakit niya? Buhay pa si Apo Lakay. May mga kwentong ganun. Hello, Apo Lakay! Sabi, ilan ang edad ngayon ni Apo Lakay? 105 years old. Kung lumabas ka na, Apo Lakay. Kumustahin mo si kumustahin mo si yung defense secretary mo, si Enrile. 98 years old. Naglilingkod pa sa inyong anak na si Bongbong Marcos. Ayun, tinawagan ko na niya. Naniniwala ka niya, Mr. Maravilla? May nakakwento man lang sa akin, hindi ko man sinabing naniwala ko. Nakita daw si Apo Lakay. Kaibigan ko yung tumawag sa akin po. Dito sa video call. But anyway, kalimutan na ninyo yun. Kwento-kwento man lang. Ngayon, ito yung birthday ni Apo Lakay. Sabi ni Lamangan, paano mong gagawing holiday ang kapanganakan ng isang mamamatay tao? What? Sino yung pinatay ni Marcos? Di ba niya, Mr. Maravillas, ang daming namatay doon sa yung declaration ng martial law? Lumaban sila sa pulis, lumaban sila sa sundalo. Sinalakay nila yung mga kampo. Alam nga naman, hindi lumaban yung... Lumaban sila sa gobyerno. Nakakita kayong gobyerno na sinasalakay ng mga kalaban, tapos hindi magpapaputok, hindi gagawa ng operation. Sige nga. Bakit? Unique lang ba yun? Kay Marcos lang ba yun nangyari? You read history. Kung baga may administrasyon na sinasalakay ng mga kalaban, yung kampo ng militar police, pagkatapos yung police di man lang magpaputok at walang operations against the anti-government forces na gagawin yung gobyerno. Naturingan pang may armed forces, kaya nga po ang gobyerno may armed forces. Every country has that to defend the republic, the nation, the government, and it is legal. Ang illegal po, yung you attack the government, that is illegal. Kaya nga po, pwede kang hulihin at pwede ka dyan mamatay. Pero yung nangyari sa Mindiola Massacre, kumusta naman yon? Unarmed yun? Panahon ni Coricom, o sino ngayon ang mamamatay tao? Yung Hacienda Luisita, Mr. Lamangan, mga farmers yun, unarmed, just protesting. O ano nangyari? Alam na niyo, massacre nga eh. Panahon ni Panot, umihingi lang yung mga farmers doon sa Mindanao, nakalimutan ko kung anong lugar yon. I-chat na lang po ninyo dito.
Umingi lang ng bigas. Rinatrat ng mga authorities. Ano yon? You see? Si Mr. Marcos, inaakyos ninyong mamamatay tao, nilusob ninyo yung mga allies ninyo, nilusob ninyo yung Palacio Malacanang. Anong ginawa ni Mr. Marcos? Umalis na lang. Bloodless, walang namatay. Sino ngayon ang hero? Sino ngayon ang mamamatay tao? Bloodless nga. Kung mamamatay tao si Mr. Marcos, nang sinalakay ng mga tao yung Palacio Malacanang, inorderan na sana niya yung military to attack, pero sinaway niya. We know the history, Mr. Lamangan. Huwag kami. Kaya sinasabi mo ito, dito, na paano mo gagawing holiday ang kapanganakan ng isang mamamatay tao? Parang sinampal mo ang mga namatay. Parang sinampal mo ang mga pinahirapan. Parang sinampal mo ang mga nawalan. Itong mga sinasabi po ninyo, ibalik ko sa inyong lahat. Pero, ang subject nito, si Kurikong, si Panot. Kumusta naman that you celebrate and you're happy? Declaring holiday yung Ninoy Aquino Day. Kumusta naman yung Plaza Miranda bombing? Hindi mo man lang inalam kung sino yung mga nasa likod nun at bakit si Ninoy Aquino wala doon. Kamuntik nang mamatay si Joby Salonga. O ngayon, you celebrate the birthday. Ah, yun yata yung eksaktong ano, yung eksaktong description ng sinasabi po ninyo. Hindi ito patungkol kay Marcos. Patungkol ito sa mga kaalyado ninyo na ginawa ninyong hero yung mga Herodes. Ilocos Norte is the bailiwick of the Marcos clan and many there look at the elder Marcos in martial law years with fondness and nostalgia. So, yun po mga kababayan ang reaction ni Joey Lamangan. Selective kayo eh. Yung history ninyo, selective, pinili lang ninyo. Tapos, ituturo ninyo lahat ng mga crimes kay Mr. Marcos. You raise that in court. Patunayan ninyo muna sa husgado. Hindi man napatunayan sa husgado. Di ba? Ano-ano niya Mr. Marabillas na hindi napatunayan? Di ba niya? Ay, itanong ninyo kay Indrile kung ano yung pinagagawa. Itanong ninyo mga kababayan kay Bobby Tiglaw nang i-announce na i-awardan niya yung pera kung sino-sino na lang yung sa human rights victims na sinasabi nila. Pumila yung mga tao, biglang dumami para mag-claim. What? Gawa-gawa lang po ito lahat ng mga anti-Marcos forces as part of their propaganda against the Marcos family kasi ayaw na ayaw nila sa Marcos. Iba kasi man patakbo. Tingnan ninyo ngayon. Wala silang kita. Yung mga oligarchs na funders ng mga anti-Marcos propaganda, wala silang kita. Yung mga smugglers, tulad ngayon, oh, sunod-sunod yung raid. Yung mga hoarders, mga smugglers, mga kurakot na totoo,
ina-accuse nila yung pamilya Marcos ng corruption, yung mga corruption charges, lahat po aros, ano, na desisyonan, dismiss yung kaso. Kahit yung sa Amerika, the trial of the century, not guilty si Mrs. Marcos. Kaya kayo galit na galit, nang gigigil kayo, kasi lahat ng kasinungalingan ninyo, isa-isa pong nabibilad, nababasag lahat, hindi umubra eh. Kaya naniniwala ngayon yung mga tao na yung mga Marcos, hindi man talaga po nangurakot. Kasi kung nangurakot po, di wala siyang projects, inubos na sana. Ang daming projects na na-implement, until today, hindi po masurpass na, not even by the 5 presidents na sumunod, hindi masurpass yung mga projects niya. The combined achievements of all these ano, presidents na sumunod sa kanya. Wala eh. Hanggang ngayon, litaw na litaw yung mga projects ni Marcos. Isabi ni Marcos, mga kababayan, I have so many sins. But stealing, ang dami ko anyang kasalanan. Wala man taong walang kasalanan. You and me. All of us, for all have sins. Sin and fall short of the glory of God. Pero sabi niya, yung magnakaw is not one of them. But stealing is not one of them. Ayan po, ang sabi ni Apo Lakay. Ayan man lang mga kababayan, napag-usapan lang natin kasi birthday ngayon ni Apo Lakay. Biglang nagsipaglitawa naman yung mga anti-Marcos. Di ba? May kwan nga, yung sa kwan naman, September 21, yung martial law, ayun, papalabas naman, mga kababayan, yung mga films doon sa Amerika, well-funded po ito mga. Hindi matunawan sila na nakabalik yung mga Marcos at landslide pa, mga kababayan, yung butong nakuha ni President Bongbong Marcos. Bleeding hearts kayo hanggang ngayon. Makipagtulungan na lang kayo. Kung gusto ninyo maglingkod, di sumama kayo sa paglilingkod sa bayan. Pero ang pinili ng mga mamamayan Pilipino, napakalinaw. Another Marcos in its Marcos Jr. Di ba? So maraming salamat po mga kababayan ko. Pakisubscribe lang po ninyo ito na ating bagong channel, Bullseye on the Go. Yung Dante Talks po, huwag na ninyong hanapin. Hindi na siya lilitaw ulit. Terminated na po yon. Nag-disappear bigla. Palitan na lang natin ito. So, simula tayong muli, pakishare ninyo sa inyong mga kaibigan, kakilala. Click subscribe lang po. Bullseye on the Go. At may mga iba pa tayong mga channels, isama na ninyong isubscribe. Marvelous Dante. Wonder Dan. 600 plus na rin yung Wonder Dan. Tapos yung Marvel TV. Mga kababayan, 1,700 na yan. Tama baka mag 2,000 na yung subscribers. Maraming salamat po. Ito, mga siguro mga 8,000 plus na ito. Tapos yung Marvelous Dante, 9,000 plus na yata. So, pataas ng pataas. Parang spaghetting pataas. Di ba spaghetti niya, Mr. Marabilis? May pababa din. Huwag ninyong pababain. Pataas lang ng pataas yung pag-spaghetti po. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.